ating Sunday services, services rather. So if you're around the metro, make sure po na samahan nyo kami sa mga susunod na linggo sapagkat we have an awesome time every Sunday po celebrating God's goodness dito sa Robinson's Galleria Cinema 2. So, kita-kits po very soon, Destiny. Ayan. Now, I would like to know, sino po ang kasama natin or do we have anyone here who's joining us for the very first time? Do we have any first-time guests right here? If you can just raise your hands, kung meron man. Ayan, meron ba? First-time guest? Ayan, so if this is your first time po, we would like to invite you later sa our welcome center. We have our welcome center po sa likuran. So dito lang po sa my left side, facing backwards po. Sa left side, meron po tayong welcome center where we would like to know you, where we would like to pray for you para mas makilala at may pag-pray din naman po namin ang mga pangangailangan nyo. So again, see you later po sa ating welcome center. Diyan lamang po sa likod. And if you are watching us online via Facebook or YouTube, if this is your first time, please comment in the word first, F-I-R-S-T, first sa ating comment section, and someone will message you po just to say hi at makamusta naman po namin kung kumusta ang naging linggo mo. So welcome po muli sa ating Sunday service. I am. So my name is Ken and I'm here to give you our weekly dose of Destiny Update. So first po, tuloy-tuloy pa rin po ang ating prayer meetings, 5 a.m. to 6 a.m. from Mondays through Saturdays. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagdarasal tuwing umaga, kneeling for the nation and for our families and for our friends. So samahan nyo pa kami, Mondays to Saturdays, 5 a.m. to 6 a.m. To all our students of Destiny, mga SODs, andito ba kayo? Ayan, so in preparation for our youth camp, wala po muna tayong Bible study this coming Wednesday. Instead, we'll have the youth camp orientation. Ang details po natin ay ipopost natin very soon. So SODs, especially yung mga magiging working committee ng ating youth camp, expect nyo po ang ating youth camp orientation this coming Wednesday. And speaking of SOD youth camp, ayan, any SODs, are you excited? Yan, we will be having, of course, kung hindi nyo po alam, after two long years of slumber and pagkakakulong ng mga kabataan, muli na po makakalabas ang ating mga youth this coming June 17 to 19. Unfortunately, closed na po ang ating registration. Yan, sayang naman yung mga hindi umabot. Don't worry, mauulit naman po yan. Pero open na open pa rin po ang ating sponsorship. Tama ba, SOD? Ayan, open na open pa po. So if you're now no longer, di ba, wala na tayo sa youth bracket, medyo nasa working class, young pro at middle-aged pro, yan, pwede pa rin po natin tulungan ng ating mga youth or SODs para makasama sa ating youth camp. So for details, i-contact nyo lang po ang any of our staff or i-message nyo po ang SOD Facebook page for more details. And last but definitely not the least for our announcements this week, ayan, nagre-recruit pa rin po ang ating worship team. Ayan. So if you wanna join, if you wanna be a part of the worship team, if you have talents, singing, kasama ba ang dancing sa worship team? Yeah, kasama na rin na, worshipers din yan. Singing, instruments, di ba? If you play any instrument, drums, guitar, whatever instrument, kung gusto mong feel, parang feeling mo, masaya yata yung worship natin, merong pa-flute. Sige po, ilapitan nyo lang po ang any members ng ating worship team so that you can join them. Also, ang ating production team. Production team, are you there? Ayan, nagre-recruit din po ang ating production team, people who are making our graphics design, cameraman, stage PAs, mga live streamers natin. Kung ikaw ay, since nag-pandemic, maraming skills po ang lumabas. So, if you learn something new this pandemic, might as well put it into use. Lapitan nyo lang po anyone from the production team na nakikita nyo naka-headset or nagka-camera or nagtatrabaho dyan sa likuran para maging member ng ating production team. And that is all our announcements for this Sunday. Are you ready? Ready na ba tayo, Destiny? But before we start, in commemoration of our country's 124th Independence Day, let us all rise up as we sing the Philippine National Anthem. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
hear a shout of praise? Hallelujah. Come on, as we worship God, why don't we lift both of our hands and let's just welcome His presence and let's just thank Him for this wonderful opportunity that we can come together, we can praise Him, we can be reminded of who He is, we can learn about His Word and grow in a relationship with Him. Father God in heaven, we welcome Your presence in this place. We thank You, Lord God, because we know that You are here in our midst. Even those watching online, we know that You are with them as well. And we thank You, Lord God, for Your goodness. We thank You for Your mercy and Your faithfulness. Lord, I pray that this time, Lord God, no other name would be lifted high. We declare that You are our Lord, our Master, our Savior. You are everything that we need, Lord God. You are more than enough for all our needs. We worship You. We glorify You. In Jesus' name we pray, and everybody say, amen. Come on, church, put your hands together. You're amazing, God. You are Counselor, the Mighty King. You are Lord over everything. You are Savior, Messiah, and friend. You're amazing, God. You are Lord. You are King. You are Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You are Counselor, Mighty King. You are Lord over everything. You are Savior, Messiah, and friend. You're amazing, God. Sing, You are Lord. You are Lord. Desire for more of Your presence, God.
Lord. We put our hope, Lord God, in your word alone, Lord. In Jesus' name, God. Again, for I believe in the name.
Abraham, you're the God of covenant and faithful promises. Time and time again, you have proven you do what just you say. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come. Jesus.
I've still got joy in chaos. All right. I got peace that makes no sense. I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful through every season. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't faithfulness, and we put our trust and our hope. You are our anchor, you are our Savior, you are our Lord. We love you, we worship you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 As we continue, can I ask the kids to come here in front so that we can pray for the kids? Sige po. Hi, kids. Hello. Ang dami. Sige. Pag-pray ko lang kayo. Ang dami kong inaanak dito. Ang lalaki na nila. Yan. Ito po ang future ng ating church at ang ating nation. Amen? Yan. Sige. Sige, kids. Let me pray for you. Can you extend your hand towards them so that we can pray? Lord, we declare a blessing upon these children, Lord God. I declare that your presence will go with them. Teach them the ways of the Lord at an early age, O God. Lord, buksan mo ang kanilang mata, buksan mo ang kanilang tenga. Na sa murang edad, Panginoon, they can hear you. They can hear your word. They can know you, Lord God. Lord, bigyan mo po sila ng puso, na heart that seeks you, Lord God.
Train them, Lord, in your ways, O God. Instruct them in the way they should go. Counsel them with your eye upon them, Lord God. In the name of Jesus, in Jesus' name. Father, I declare a blessing upon them, blessing of good health, Lord, blessing of protection, Lord God. Ilayo mo po sila sa anumang plano ng kaaway sa kanilang buhay, Lord God. And Lord, blessing of a happy childhood, Lord. Good memories, God, in Jesus' name. Lord, bless their families, their friends, and their classmates. And I pray for your protection upon these children, Lord God. May they grow, Lord, in the fear of the Lord and in wisdom, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Yay! Annyeong! Ang dami kong inaanak. Sige po, makakaupo na po kayo. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sagot naman kayo. Ayan. Good afternoon, everyone. Welcome to our 1 p.m. service. Those who are joining us here, dito po sa Robinson's Galleria, tsaka po dun na nagtutune in sa atin sa Facebook and YouTube. Welcome to Destiny Church, and I'm happy and I'm blessed na tayo po'y magsama-sama dito sa lugar na to and kahit po online. So, meron po ba first-timers dito? Can you raise your hand? Though hindi ko makita, pero if there are first-timers in the house, welcome po. And kung meron naman po tayong first-timers online, just type in first dun po sa ating comment box. And someone will contact you and welcome you. Ayan. So, let me introduce myself. Baka po nagkakalimutan na tayo kung sino-sino tayo. My name is Pau. I'm one of the pastors of Destiny Manila. Hindi nyo po ako masyadong nakikita kasi I am living and working in Quezon Province. So, bumiyahe pa po ako dito kaninang ng maaga. So, kayong nandito sa Manila, you are very fortunate kasi you can join the on-site service every Sunday. Tama ba ako? So, wala nang excuse para hindi kayo makapunta sa Sunday service. Tama ba? Diba? Kung nakakapunta, yung taga-malayong probinsya, I'm sure itong mga taga-Manila, kayang-kaya nyong mag-join ng ating face-to-face service. Are you there? Okay, so good job. Happy Independence Day pala. Batiin mo yung katabi mo. Happy Independence Day. Isang mapagpalayang araw po sa atin, isang mapagpalayang araw para sa ating bansa. Nawa po tayo ay lumaya sa lahat ng nagpapaalipin sa atin. Sige. Before we start, let us pray. Can I invite you to bow down your head and close your eyes and let's pray? Lord, we thank you for this time that we can gather together as a church and we can study your word. Father, I pray that our hearts will be like good soil, able to receive your word, and your word will bear fruit in our lives, Lord God. Make us hearers and doers of your word, Lord. Develop in us a love for your word. We will find pleasure in your word. Increase our desire, our affection for your word, Lord God. In the name of Jesus Christ. And Lord, even as we celebrate Independence Day today, we pray for our nation. We pray for the Philippines that you bless our nation, O God. Lord, we know that you have a plan and a purpose for our nation, Lord. In the name of Jesus, we pray for revival upon the Philippines. We pray for revival, Lord, for all the Christian churches in our nation. Have mercy on our nation, Lord God. And we surrender to you the remaining time. Be with us, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Laksan niyo naman. Layo ng biyahe ko eh. Praise God. Ayan. So, again, magandang hapon po sa inyong lahat. And this afternoon, we will continue on our series, no, that started 2 weeks ago. We are in the series called The Five Solas. So, ang una po nating tinatalakay, ang tinatawag nating Sola Scriptura. Okay? Scripture alone. But before we go to that, let me just give you a brief background on the Reformation, on kung saan ba nagsimula yung solas na yun. Yung sola po is a Latin word for alone. Okay? Sola. So, in 1517, no, more than 500 years ago, si Martin Luther, he was a monk.
And a teacher, no, meron siyang pinost dun sa isang pintuan ng isang church sa Germany. And it's called 95 Theses. No? At dun po, no, during that period of history, nung time na yon, in the 16th century, it was dubbed as the Dark Ages. Not only Dark Ages for the whole nation, kasi walang mga bago industrial revolution or innovation, but it was also a Dark Age for Christianity. Kasi at that time, the Roman Church was plagued by corruption and immoral practices. So nung si Martin Luther, nung pinost niya, pinako niya yung 95 Theses niya, his intention was not to leave the church or build a new denomination. Actually, his intention was to institute reforms, no, pagbabago. At the center of it was yung question niya, yung authority. No, kasi nung unang, no, nung panahon na yon, uso yung tinatawag na indulgences, no, or for justification of your sin. Narinig niyo na yun, no, indolensya, lalo na kapag kayo nagbasa ng No Limit ang Here nyo, tama? Na mabibili mo yung penalty for your sin. Noon, uso na yung prepaid. Hindi mo pa nagagawa yung kasalanan, pwede mo nang bilhin yung penalty para sa kasalanan mo. And during that time, the Reformation Movement, it was actually a time, yung pagbabalik, going back to biblical Christianity, going back to the gospel. Kasi nga, yung mga traditions, mga practices noon ng Roman Catholic Church, sinabi ni Martin Luther na wala yun sa Bible. No? It was not biblical. So it was actually yung term na five solas, no, through debates, through studies, no, and through time, doon na na-crystallize ano ba yung core beliefs ng Reformation, and it was summarized into five solas. Ito ang doctrines na to. Unang-una dito ay ang sola scriptura or scripture alone. It is the belief that because scripture is God's inspired word, it is the only inerrant, sufficient and final authority for the church. Okay? It is God-inspired, meaning to say the source is God. It is inerrant. It is sufficient and final authority for the church and for us believers. The next sola, yung sinatawag natin solos Christos, in Christ alone. It is the assertion that Christ alone is the basis on which the ungodly are justified in God's sight. Kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, that is the basis for our justification, for the forgiveness of our sins. Yun lang, no, in Christ alone. Sola fide, in faith alone, it maintains that the believer receives the redemption Christ has accomplished only through faith. No, through faith alone. Sola gratia proclaims that all of our salvation from beginning to end is by grace and grace alone. And lastly, in soli deo gloria, for the glory of God alone, sabi dito, because of these things, no, yung apat na binanggit ko, the reformers held fast to the phrase soli deo gloria, that only God receives glory for all our salvation. So that's basically the five solas: in God's word alone or scriptures alone, in Christ alone, by faith alone, and for the glory of God alone. So inuna po natin i-discuss dito sa church ay yung tinatawag nating sola scriptura or scriptures alone. Why? Because the first sola or scriptures alone is the foundation for all the others, the word of God. Because we believe that the word of God is inspired by God, it is inerrant, it is sufficient, and it is the final authority. No? And as I mentioned nga kanina, no, the church at that time, no, time ni Martin Luther, was plagued with a lot of corruption. No? And the reason for corruption stems from the fact that the church subscribed to different sources of authority or different sources of truth. No? Like having relics, having good works or indulgences nga. No? And kung titingnan natin, it is not much different from what's going on today. We subscribe to different sources of truth. Kaya mahalagang pag-usapan natin ito kasi para malaman natin, maliwanagan tayo, and tayo rin, ma-reflect natin, is really the Bible the final authority in my life? Is yung sola scriptura ba, totoo ba ito sa buhay ko? Because we can subscribe to a lot
to a lot of sources of tinatawag nating truth or different versions of truth. Sabi nga nung isang sikat na journalist, madali lang daw gumawa ng truth ngayong mga panahong ito. You just have to change the narrative. You just have to change the story and you have your own version of truth. Pero bilang mananampalataya, hindi tayo ganun. We subscribe to the Bible as the final authority over our lives. Are you there? So, nung part 1 nito, no, si Pastor Carlo, he mentioned 3 critical elements of Sola Scriptura. No? Sola Scriptura is a simple phrase, but contained in it are 3 critical truths. First is the Bible is the supreme authority. The second is the Bible is sufficient. And the third is the Bible is clear. No? So that's final authority, supreme authority, sufficiency, and clarity. And all 3 are essential to the life of God's people. So pag sinabing the Bible is the supreme authority over the church, what does it mean? Does it mean na doon lang ba ako makikinig? Hindi na ako susunod sa ibang authority sa buhay ko. O hindi na ako makikinig kay pastor. Hindi na ako makikinig sa magulang ko kasi the Bible is the only authority. Hindi po ganun, no? And even si Martin Luther during that time, hindi niya isinintabi yung traditions. Okay? Mahalaga pa rin yun. Kaya lang, ang punto niya, the Bible has the final word, the Bible has the final say. So when we say the Bible is the final or supreme authority, it did not mean Scripture was the only authority. Sila Luther, Calvin, sila Philip Melanchthon, no, and other reformers use other authorities like reason and traditions. It's just that the Bible was the supreme authority that ruled reason and tradition. Ibig sabihin, mas angat yung Bible in terms of authority. Kumbaga, kung yung reason and tradition go against the Bible, ang susundin mo is the Bible. So, the Bible was the supreme authority that ruled reason and tradition because Scripture alone was infallible precisely because it is God's Word. The source is God. And all other authorities, including church, leadership, and councils were fallible and must submit to Scripture. In short, in a nutshell, no, the last word always goes to the Word of God. Ganon lang siya kasimple. The last word always goes to the Word of God. Pag sa buhay mo, sino ba yung may last say? Sino ba may yung last word? Kung yung opinion ng iba na sinasabi sa'yo is against the Word of God, alin yung susundin mo? If the Bible has the final say over your life, then susundin mo yung sinasabi ng word. Even if it is against popular opinion, even if kung yung sinasabi sa iyo ay magandang pakinggan or very practical. Are you there? Diyan ba kayo? Ayan. We must never allow the teachings of science, of human experience, or of church councils to take precedence over Scripture. No, this does not mean na dinidisregard natin sila. They have their own place. I'm just saying that the Bible is the highest and the supreme authority. Amen? The second aspect is the sufficiency of Scripture. The Catholic Church in the 16th century affirmed that Scripture needed supplementation with various rituals and beliefs not to be found in Scripture. No, kailangan merong maidagdag. No, kumbaga, kulang yung Scripture. Di ba kapag gumagawa ka ng report, meron kang mga appendages. No, sa appendix mo, kasi support yun para dun sa main report mo. Parang ganun ang ginawa noon. Yung Bible, no, ginawa ng traditions and rituals around it to support the Bible. And ang nangyari nga, ang sinusunod ng authority ay yung mga practices na yun at saka mga traditions na yun. However, the Scripture is sufficient. It is sufficient for us para malaman natin the way to salvation. It is sufficient for us to live a godly life. Para po masimple, in short, the Bible is sufficient for us, for our salvation, and for us living a life that pleases God. Madaling maintindihan, no? Okay? And we will dwell on this later on. Yung pangatlo po is clarity of Scripture. This did not mean that all Scripture was crystal clear to every Christian. Tama ba? Meron ba kayong mga hindi maintindihan at ayaw niyong intindihin? No, meron kayong mga ayaw mabasa. Nilalak
natatawa nyo sa Bible, no, yung mga numbers, no, ang hirap, ako rin, no. It also did not signify that pastors and teachers were not needed to help lay people understand Scripture. The clarity of Scripture denoted that any person, you and me, could read Scripture for themselves and discover the basic way of salvation. Sabi nga ni William Tyndale, no, yun daw Bible is so clear that even a plowboy or a farm boy can understand it. The Bible is so clear that the reformers were able to translate it into the common language. Dati po kasi Latin lang. So imagine kung Latin ito, ang hirap, para tayong nagtatangs niyan. Hindi tayo magkakaintindihan. But it was so clear that they were able to translate it into the language of the common people. No, our common language. Like merong Bisaya, merong Tagalog, Bible, no? Iba-iba. So those are the three elements, critical elements of Sola Scriptura. The Bible is the supreme authority, the Bible is sufficient, and the Bible is clear. Now, on part three of our series on Sola Scriptura, we will talk about the sufficiency of the Bible. Sabi niya nga, sufficiency. I entitled this message, Sola Scriptura, God's Word is Enough. Now, God's Word is Enough. In 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 17, sabi dito, you have been taught the Holy Scriptures from childhood, and they have given you the wisdom to receive the salvation that comes by trusting in Christ Jesus. All Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Ito yung text na binabasa natin for several Sundays already. No? So ito yung malaking tanong. Is the Bible enough? Is the Bible enough for you? Is the Bible enough today? No? Nalalaos ba yung Bible? Or is it enough today? No. Sabi ng isang author, nalabasa ko, sabi niya, the sufficiency of the Scripture is the attribute most quickly doubted by normal church-going Christians like you and me. No? We can say all the right things about the Bible and even read it regularly. But when life gets difficult or just a bit boring, we look for new words, new revelation, and new experience to bring us closer to God. If we could only have something more than the Scriptures, then we would be really close to Jesus and know His love for us. Have we experienced this? Na para bang kulang ang Bible, hindi sapat. No, hindi ka nare-revive. And you are looking for new experiences. And you're thinking, kung meron lang, sana may anghel. May anghel na magpakita, talagang mare-revive ka. May mag-anghel na magpakita, talagang luluhod ka, tihingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. O kaya maririnig mo yung boses ng Lord na tinatawag yung pangalan mo. O kaya mananaginip ka. No, mga extraordinary experiences. And I'm not saying that it's wrong. And I'm not saying na hindi yung binibigay ng Lord. No, by God's sovereign and by God's wisdom, minsan pinapa-experience tayo ng ganun. But we don't seek those things just because we find the Scripture lacking or inferior. The revelation of God is complete through the Word of God. Kaya lang, ang nangyayari, when life becomes boring or when life becomes difficult, no, yung talagang sabay-sabay ba yung mga karanasan mo sa buhay? Na-experience nyo ba yun? Sabay-sabay yung problema. Parang may dumating ngayon, may problema sa akads mo o sa trabaho mo, napagalitan ka ng boss mo, may problema sa asawa mo, may problema sa magulang mo, walang ka ng pera. No, sabay-sabay. And doon tayo nalulos. Doon tayo nako-confuse. Napansasabi natin, ano pa sinasabi ng Bible about Tito? And we are looking for new experiences to revive us. No? Why? Bakit? Kasi, is the Bible not enough? It is enough. Kaya lang gusto natin ng quick relief. Gusto natin ng instant relief. Tama ba ako? Pero sa Bible, no, when you study the Bible, hindi yan palaging instant relief. No, you have to dig deep into the Word of God.
Well, you have to dwell in the Word of God para makuha mo kung anong sinasabi niya. Makuha mo yung instructions na para sa'yo, para sa nangyayari sa buhay mo. No? But often, we like instant relief. No? Instant revival. No? Instant na mahal mo ulit si Lord bigla. Are you there? We are looking for new experiences. Ito sinulat ko mga tanong. Have you ever wondered if the Bible is really able to help you with your deepest problem? Have you ever wondered? Ito ba, dumaan na sa pag-iisip nyo? Natutulungan ba talaga ako ng Bible? Yung mga naririnig ko sa church, natutulungan ba talaga ako nito? Hindi naman na ibibili ng pagkain yung Bible. Hindi naman na ipagbabayad ng bills yung Bible. Natutulungan ba ako nito? Andiyan ba kayo? Hindi ko kasi kayo masyado makita. Andiyan ba kayo? Ayan. Gusto niyo ng kape? Naantok ba kayo? Have you struggled to know what to do with your life and wish for some special experience and word from the Lord? Lord, anong course ang kukunin ko? Lord, saan ako magtatrabaho? No, tas talagang nakikinig ka. Gusto mo may bumubulong sa'yo. Physics ang kunin mong course. It has bumagsak ka kasi mahina ka sa math. No? Have you ever thought that some teaching of the Bible need updating to cope up with current issues? Naisip niyo na ba yun? Sana i-update yung Bible. Wala naman sinasabi sa Bible. Walang term na tinatawag na mental health. So paano akong makakatulong sa kaibigan ko nag-struggle ngayon ng depression? Oh, naisip niyo ba yun? O saan ba social media? Nung walang sinabi sa Bible na pag ganito ang sinabi ng Facebook o IG, ganito ang gawin mo. Nung makipag-away ka. Pag inaway ka, awayin mo rin. O huwag mong awayin. Walang ganun. No? We update na, yun nga, daming world views. Kailangan ba yung Bible i-update? No? Para i-accommodate yung mga world views na yun, yung mga umaatake sa Bible na yun. O, okay lang kayo. Minsan lang ako pumunta dito. Kaya, sige, hinga lang. Iyan muna ang kape. Yan. Have you ever wished that the Bible be more direct in everything so it's easier for you? Di ba? Ang dali. Sana sinabi na lang na ganito. Uy, tapos ang usap. No, hindi ka na pupunta sa cell leader mo. O, ito yan ang gagawin ko. Siya ba? Yung mga ganyan. No? Sana yung sinabi sa Bible, o, pag election ha, ganitong kulay ang iboboto nyo. O, ang dali lang eh. No, di walang hiwala yan. Walang away. Tama ba? Pero hindi ganun. No? Ano pa? Have you doubted that the Bible is enough to guide and make you a faithful believer in today's world? During the pandemic, did it cross your mind? Natanong niyo ba? Kasi mag-isa ka lang sa bahay mo, hindi ka makalabas. Bible lang, hindi ka maka-church. No, hindi mo makita yung cellmates mo. Is the Bible enough for me to be a faithful believer kahit na may ganitong pandemic, kahit na may ganitong crisis? Is the Bible enough for me? Was the Bible enough for you during the pandemic? Was it sufficient? No? We don't find, nilagay ko dito, we don't find the terms smartphone, no, social media, mental health, bullying, no, trolling in the Bible. So many other things. We don't find the quadratic equation in the Bible. We don't find the scientific formula. No? List of species of plants and animals. No, business ethics or business, how to be a successful entrepreneur. Walang ganun sa Bible. Walang nakalagay ng mga ganung terms. So we question its relevance today. Tama? However, to ask these questions is to misunderstand the nature and sufficiency of the Bible. We must understand the way in which it is enough. Kailangan maunawaan natin.
para hindi natin palaging sinisisi yung Bible. Kulang naman yung Bible eh. No? So let's look at the sufficiency of scriptures. Sabi ni Kevin DeYoung, to affirm the sufficiency of scripture is not to suggest that the Bible tells us everything we want to know about everything, but it tells us everything we need to know about what matters most. Scripture does not give exhaustive information on every subject, but on every subject on which it speaks, it says only what is true. And in its truth, we have enough knowledge to turn from sin, find a Savior, make good decisions, please God, and get to the root of our deepest problems. It means the Bible is clear enough to make us responsible for carrying out our present responsibilities to God. We do not need to add to it to meet today's challenges or subtract from it to mesh with today's ideas. So the Bible is sufficient, first, for our salvation, and second, sufficient for us to live a life that pleases God. No? Habi dito, we do not need to add to it to meet today's challenges. Nung time nila Luther, no, nag-add sila ng kung ano-anong practices and traditions, probably, to meet the challenges of that day. No. Tas tayo nga, hindi natin kailangan magdagdag at hindi natin kailangan mag-subtract din sa Bible to mesh with today's ideas. Kailangan ba tanggalin natin sa Bible kung anong sinasabi about homosexuality or LGBTQ? Tatanggalin natin kung anong sinasabi sa Bible about it? Kasi we are afraid na hindi yung tatanggapin ng mga tao. Ah, okay lang. Are you there? So, the sufficiency of Scripture. First, is sufficient for our salvation. Last week, Pastora Olive talked about this, no, about our salvation. No, in verse 15 of 2 Timothy 3, sabi doon, you have been taught the Holy Scriptures from childhood and they have given you the wisdom to receive the salvation that comes by trusting in Christ Jesus. Diniscuss niyo last week yung our deepest problem. Our deepest problem, our greatest problem is the problem of sin. Okay? Hindi yung asawa mo, hindi yung katabi mo. No, our greatest problem is sin. No, therefore, we need a Savior. No? In Romans 6:23, sabi doon, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Okay? In Romans 3:23, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala, kaya kailangan nating lahat ng kapatawaran ng Panginoon at tagapagligtas. In Acts chapter 4, verse 12, by the way, marami po tayong babasahing mga verses today. Like, marami po. No? May Bible ba kayo? Okay. Acts chapter 4, verse 12, there is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. And that name is the name of Jesus Christ, in Christ alone. Okay? Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. So the Bible is very clear. Kasi lahat tayo nagkasala, and Jesus Christ is the way, not to our salvation. The redemptive work of Jesus Christ is the basis for our justification. And when we can be right with the God the Father, we can have a relationship with the Father through Jesus Christ alone. Not good works. No? Good works is the result of our salvation. It is not the way to salvation. Clear? Okay. Then let's go to the second one. Sufficient for living a life that pleases God. In verse 16, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Sabi na naman ni Kevin DeYoung, the word of God is more than enough for the people of God to live their lives to the glory of God. The question is whether we will open our Bibles and bother to listen. No? It is enough for the people of God, you and me, to live their lives for the glory of God. The question is whether we will open our Bibles and bother to listen. You know, I found an illustration, magandang illustration, no, on how we treat the Bible, no, at times, no. This is the illustration, no. Sabi, kwento ko sa inyo. Sabi dito, the captain of a large naval vessel saw a light ahead on a collision course with his ship. He signaled
may makakasalubong, may makakabangga yung isang naval vessel. Sabi niya, he signaled to the other ship, alter your course 10 degrees south. The reply came back, alter your course 10 degrees north. The captain then signaled, alter your course 10 degrees south. I am a captain. Ayan, ginamit na yung rango. No, alter your course. Baguhin mo. I am a captain. The reply, alter your course 10 degrees north. I am a seaman third class. Kala mo naman napakataas ng rango. I am a seaman third class. Oh, lakas ng loob nito. Nagalit yung captain. Sabi, lakas ng loob nito. Kapitan ako, third class ka lang. Tapos ako, inuutosan mo ko. Sabi ng captain, the fierce captain signaled, alter your course 10 degrees south. I am a battleship. Ayan, halaka, panggera pala yung barkong yun. The reply, alter your course 10 degrees north. I am a lighthouse. Ang tanong, sinong mag-a-adjust? Do we alter the word of God to fit our lifestyle, to fit our worldview, to fit our culture? Or do we alter our lifestyle, our worldview, so that it is aligned with the word of God? Sinong mag-a-adjust? Sige, sabi mo sa katabi mo, sinong mag-a-adjust? Ayan, sinong mag-a-adjust? The word of God is like that lighthouse. No? Hindi mo yan mauutusan. O word of God, di ka nauso ngayon. Alter your, change something. Hindi, the word of God will remain forever. Heaven and earth will pass away, but the word will remain. No? Pag bumangga ka dun, diba, kahit na battleship pa yan, kahit kaya ngayon eh, kahit na ano pang atake sa word ng Lord, no? Kahit ano pang paninira sa word ng Lord, kahit ano pang pagbibigay ng pagsasabi na that the word of God is irrelevant today, no, it will not change. It will stand the test of time. Tayo mamamatay, but the word will remain. Worldviews will change, but the word of God will remain. Kaya ang tanong, sinong mag-a-adjust? Sa buhay mo, sinong mag-a-adjust? Ang word o ikaw? Ang word o ikaw? Diba? Tayong mag-a-adjust. So ito, iniisip kong mabuti. No, itong preaching na to. Kasi nga, ang dami bang issues? No, ang daming sinasabi dito about God's word. This is the truth. This is ganyan. Ang daming attack sa Bible. No, minsan pag masyadong marami, parang, ano ba talaga? No, bilang believer, bilang Christian. Di ba, minsan pag ikaw, you encounter someone. No, tapos hindi mo alam anong sasagot mo. Di mo, ikaw mismo nararattle ka kung anong pinapaniwalaan mo dahil sa sinabi. No? So sinulat ko dito, the question is not whether the Bible is relevant or sufficient to address today's culture and our personal concerns. But the real question we should be asking ourselves is this, is living my life to the glory of God my ultimate goal? Is it to please God regardless of what's going on with me or around me? Because if it is, whatever situation we find ourselves in, we will align ourselves with God's word. No? Yun nga, nawawala yung excuses natin for disobedience. Nawawala yung excuses natin, ay, nag-pandemic, di po muna ako mag-commit, di po muna ako mag-church. Ang hirap po talaga na pinagdadaanan ko. Sabay-sabay po talaga. No? So, dito muna ako. Di muna ako sasama dyan. Di muna ako mag-study ng word. I need to process these things. As if by processing it without the word of God will help. No? Kaya ito yung tanong eh. Is your ultimate goal for the glory of God? Kasi, tina mo, pag-election, manalo o matalo yung kandidato mo, if your goal is to glorify God, it is to give glory to God, manalo o matalo yung kandidato mo, you will behave in a way that glorifies the Lord. Tama? Kinamaan ka ng COVID. No, may namatay sa pamilya mo. Ang hirap nun. Ang saklap nun. No, you need some time for grieving. You need some time to process your
what's going on with you. Pero ang tanong, if your ultimate goal, naaalala mo, no, regardless of what's going on in my life, regardless of the situation I am in, madali o mahirap, no, if my ultimate goal is the glory of God, then I will behave in a way that glorifies God. Then I will go back to the Word and ask the Word of God, ano ba yung dapat kong gawin? Napapadali ang bagay-bagay. Tama ba? Dali na, no? Tama? So, hindi yung sitwasyon. Ang goal mo, kung saan ka nilagay ng Lord, tinapon ka doon ng Lord, may bagyong dumating sa buhay mo, kung gagawin ko to, will it glorify the Lord? Kung sasabihin ko to, will it glorify the Lord? Yun lang yun. Ganun lang yung kasimple. Because the Bible is sufficient for us to live a life that pleases God. So hindi ka maguguluhan, malilito sa mga desisyon na gagawin mo sa araw-araw. If the Bible is your lighthouse, if it is your North Star. Tama ba? Does it make sense? So parang alam mo, paano mo siya i-apply practical sa buhay mo. Tanungin mo lang yun every day. Ito ba makakaglorify kay Lord? Hindi. Kahit na gustong-gusto mo nang gawin. No, kung hindi naman makakaglorify, then don't do it. Amen? Amen ba? Uy, sagot. Lay-lay ng binahe ko, tapos tutulugan niyo lang ako. Sagot naman! Are you there? Okay lang kayo? Okay. Hindi kayo galit sa akin? Di ba? Matagal naman ulit bago ko makabalik. Okay, so tingnan natin God's Word in our day-to-day living. Sabi nga kasi, it is enough for us to live a godly life. So tingnan natin, no? God's Word, no? Sufficiency of His Word in our day-to-day living. First of all, it is sufficient to live a pure life. No, in Psalm 119, verse 9 to 11, how can a young person stay on the path of purity by living according to your word? I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Okay? There are times that we will sin, we will fall. But the word of God, nandun nakapaloob, how can we receive forgiveness and how can we be restored once again? No, if you keep the word of God, yun nga eh, parang meron kang baon, no, na it keeps you from sinning. You can recognize na ito mali to. Nako, magkakasala ako dito. Therefore, iiwasan mo. Tama ba? Okay. Sufficient to live up your life. Keep the word of God in your heart. Pangalawa, sufficient in times of trial. Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. So, kanina ito yung kinakanta natin, no? Yung foundation. Ano yung foundation mo? Alam niyo po, yung mga trials, yung mga bagyo. Yan ang magandang pangnukat, pangtest kung ano ang pundasyon mo. No? Kung matibay ka ba o hindi ka matibay. No? Sabi dito, ang pagkakaiba ng isang foolish at isang wise, pareho nilang narinig ang pagkakaiba. Yung wise person, siya daw yung gumagawa. Siya yung nag-a-apply ng word na narinig niya. And therefore, that person has a strong foundation. Hindi pala sapat na narinig mo lang. Kaya pala, kahit magtataka ka, no, kahit naman, pareho kayo ng mga naririnig. Pero bakit pareho nang dumating din ang pagsubok sa buhay mo? Bakit yung isa nag-iba? Bakit yung isa bumigay agad? Baka yung application ng word, na nagkaroon siya ng, dahil sa pag-apply niya ng salita ng Diyos, nagkaroon siya ng matibay na pundasyon sa buhay niya. No, na kahit bayuhin ka ng bagyo, antibay ng pundasyon mo. Nakakita na ba kayo ng mga bahay sa beach? Ang beach po, no, meron tayong tinatawag na erosion. Are you familiar with erosion? Erosion, erode yung lupa.
natatanggal. Meron din po sa beach na ganun, beach erosion and beach accretion. So yung beach erosion, nadadala sa shore, yung mga buhangin sa shore. Kaya yung mga bahay minsan na nakatayo, no, do sa buhangin na, do sa may shore, dahil sa sand erosion, nagigiba yung bahay, kahit gaano kaganda at kalaki yan, na-erode yung foundation kasi nasa sand. No, kapatid, ikaw, anong pundasyon mo? What is your foundation? Is the Word of God your foundation? No. Anong pinaghuhugutan mo kapag meron kang problema? Sabi sa Psalm 119 verse 50, "My comfort in my suffering is this, your promise preserves my life." In verse 92 of Psalm 119, "If your law had not been my delight, I would have perished in my affliction." No? The Word of God is a great comfort for us. No, ito talaga na naranasan ko to, no? Itong ibang magbigay ng comfort ang salita ng Diyos. Hindi siya pang madalian lang, no, pang matagalan na comfort. It inspires hope in you. No, naalala ko noon, no, there was a time 2020, eh, nakwento ko na to dati, pero kwento ko ulit, no, yun nga, a family member was murdered, was gunned down. Tapos, pag nandun ka sa lugar na yun, doon sa sitwasyon na yun, nakita mo napakaraming dugo, nakaganon yung tito mo, parang hindi siya totoo. Parang ano ba to? Shooting sa pelikula? Parang ayaw mong tanggapin na totoo siya. No, pero nandun yung dugo, and then, dinala namin siya dito sa Manila, sa hospital, and I was there for 10 days. He was in the ICU, no, nag-aagaw buhay. Di mo alam kung kailan mo kukunin. And I was the one who is comforting my cousin, yung anak niya. And, no, at the last moment of his life, kasi nga, yung pinsang ko, parang mahihimatay na siguro, so sobrang na-overwhelm na siya. No, so I was the one who told the doctor, "Doc," kasi nire-revive siya eh, "Doc, okay na po, tama na." No, and alam niyo ang hirap nun. When you're the one who gets to tell the doctor na, "Doc, tama na." Kasi alam mo, pag sinabi mong ganon, na, tsugi na. No? And it was not the first time that happened. It also happened dun sa papa ko. No? I was also the one who told the doctor, "Doc, okay na." No, hanggang mamatay, mag-flatline. And those, you know, those experiences shape you. No, pag naalala ko siya, naalala ko pa rin siya. So somehow may mga, hindi mo malimutan yung mga ganong pangyayari. No, and after that, inuwi namin yung bangkay. Tapos hindi ako pwede makipagbangkay kasi natinamaan ako ng COVID. Kalain mo, ako lang yung tinamaan ng COVID. So I was isolated from our family for 20 days. Matagal pa nun ang quarantine. Nandun ako sa farm. So wala akong kasama. No, kundi yung virus. Yung COVID-19. No, and during that time, to be honest, hindi ko alam paano ipaprocess. Kasi ang dami emosyon, no? Parang, yun nga, yung shock na nangyari sa inyo yon, yung shock na namatay, yung grieving period. The same time, nagagalit ka doon sa gumawa nun, no, doon sa nagpapatay sa tito mo. At the same time, naghahalala ka doon sa COVID. Paano kung ikaw yung sumulod sa tito mo? Naisip ko yan eh. Lord, kukunin mo na rin ba ako? Tapos di ka makakain. No? So wala kang makausap. Ang hirap kasi ang daming emotions. And I don't know how to process it, to be honest with you. No? And on the second day of my quarantine, yung may narinig ako doon sa isang preaching and also binasa ko doon sa Bible. There is that verse in the Bible na parang nung marinig ko yun, umiyak talaga ako. And that verse was yung sinabi ni Jesus kay Peter. Sabi niya, "Peter, Satan has asked you, Satan has asked to sift you like wheat, but I have prayed for you so that when you have recovered, you will strengthen your brothers." Umiyak ako. Kasi pakiramdam ko ganun. Parang lahat yata ng sandata ni Satanas, sinatak na ako. No, and I felt so hopeless and isolated and lonely.
But when I heard that word, when I read that word, buhay na buhay siya, it brought great comfort to me. Tapos yun yung pinanghawakan ko, na parang kahit ano pang ang crisis na ito, gaano kahirap at kabigat, kahit may madagdag pa, no, the Lord knows what's going on with me and He prayed for me. And hindi ito magpapagapi sa akin because the Lord is with me. No? In another word, yung sa Genesis, yung one of the names of God is Elroy. God sees. No? God sees. Sabi ko, ang ganda pala ng pangalan na yun. God sees. God sees me. God sees my affliction. No? Baka yun, ganun din sa inyo. God sees your affliction. God knows what's going on with your life. No? And the word of God brings so much comfort. Kung hindi ko, if not for the word of God, I would have perished in my affliction. I would have been so depressed. I would have doubted if God has a plan for my life. Bisang ganun eh, no? Kasi you have been faithful for so long, and then may darating na mga ganun, and you cannot help but question God. But you go back to the word of God. Lord, it doesn't matter if these things happen to me. What matters is, kasama ko kayo, you see me, and you will let me get through this affliction. Amen? So the word of God is sufficient in times of trial. It is also sufficient to overcome temptation. No. In Luke chapter 4, verse 1 to 12, the devil said to him, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone." The devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, "I will give you all their authority and splendor. It has been given to me and I can give it to anyone I want to. If you worship me, it will all be yours." Jesus answered, "It is written, worship the Lord your God and serve Him only." The devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down from here, for it is written, He will command His angels concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone." Jesus answered, "It is said, do not put the Lord your God to the test." Natutukso ka ba? Alam mo, tutuksoin tayo dun sa mga areas ng life natin na tayo most vulnerable. Magkakaiba tayo ng vulnerability. Okay, pero dun tayo tutuksohin kung saan tayo mahina. Saan ka mahina? No? Sa pride? Sa galit? Sa purity? Nung tinutukso ka pa, sabi nga ni Pastor Carl noon, di ba may kasabihan tayo, palay na, lumalapit sa manok. Pag daw yung palay naglakad, matakot ka. Possessed daw yun. No? So kapatid, what am I trying to say is, kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, anong ibabato mo sa demonyo? Pag may binato sa'yo, ay ganito ang gawin mo. Anong sasagot mo? Amen. Kasi hindi mo alam yung word. Si Satan nag-quote din ang word. "It is written," sabi niya kay Jesus, "it is written, He will command His angels concerning you to guard you carefully." Eh kung hindi mo alam, paano? Ang sasagot mo, "Yes, amen, I will do it," sabi ng word. But you get the whole counsel of the scriptures. Are you there? So kapatid, saan ka natutukso? Tutukso ka mang cheat, no, para maganda grades mo, pumasa ka. Ako, hindi ako natukso dun, ever. Hindi kasi mag-aaral. So I don't care about high grades. Pero mag-aral kayo mabuti. Di ba Kenneth? No? Si Kenneth hindi yung natutukso dun. Pero mag-aaral kayo mabuti. Ha? SOD, please study well. Okay? Please study well. Okay? Sufficient to overcome temptation. Be careful, no? Merong paalala sa word ng Lord. Be careful that you stand, that you think that you are strong, lest you fall. Okay? The word of God is sufficient to overcome temptation. Next is sufficient to make us wise. Sino dito ang gustong maging wise? No? Gustong maging matalino sa buhay, no? Kasi maaaring ikaw yung pinakamatalino, pero hindi ikaw wise.
No? Book smart ka, pero hindi ka wise. Who is a wise person? Sabi sa Proverbs chapter 1, verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom or knowledge. But fools despise wisdom and instruction. Yun daw taong may takot sa Diyos, siya yung totoong wise. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So the Bible is sufficient to make us wise. Sabi nga sa Psalm chapter 19, verse 7, the statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. Alam niyo po, importante to. No? Kanina nga sabi ko, Lord, teach us to use, how to use the Word of God, how to apply the Word of God, to navigate through life. No, it's not knowledge, it's not information. Ang wisdom po is you know what to do. Given the experience, the knowledge, the information you have, you can make right decisions and sound judgment. That is wisdom. You apply it. No? We can hear the word of God, pero magpaturo tayo sa Lord. Lord, paano ba to? Itong sitwasyon na to, what does your word says? Okay, paano ko ito i-apply sa buhay ko? Importante yun. No? We learn how to apply the word of God. No? Because the word of God is your weapon. Kung may weapon ka, it is a powerful weapon, pero hindi mo alam paano mo gagamitin. It is useless. No? Ganon din sa atin. No? In our day-to-day work, we need to ask wisdom from God. We need to ask wisdom from the Word of God. Kasi hindi naman siya palaging direct eh. Alam niyo yun? Gets niyo ba ako? Hindi palaging direct mo i-attack ang isang issue, isang bagay. No? There are principles in the Word of God that you can use. No, to and apply it to your present situation. No. Itong nakaraang election. We have family members who run for office. At ang role ko doon ay consultant. Consultant nila. Nagtatanong sila, anong gagawin ko pag ganito? Anong gagawin natin? Anong strategy natin? And really, what I consulted the Word of God. Lord, give me wisdom. Because I don't know what to tell them. Di ko alam kung anong gagawin. Kung ikaw ay political strategist, iba ka mag-isip. No? Iba yung opinion nila about having a troll farm. Iba yung opinion nila about advertising yourself. Iba yung opinion nila how to counter-attack yung kalaban. No? But the Word of God, ito yung pinuntahan ko, Lord, give me wisdom. How to handle yung kalaban nila who happens to be the person na sinampahan namin ng kaso regarding my uncle's murder. So medyo messy, medyo magulo. No? And medyo, hindi lang magulo, pero parang life-threatening na din. Kaya, we were really praying as a family for protection. I was praying for my family for protection. And also, I was asking God, Lord, paano namin to gagawin? Because this person is spreading lies. And as if it is the truth. No, ang ginawa niya, itong suspect for my uncle's case, ang pinalabas niya is that one of our family members, one of my cousins, siya daw yung nagpapatay sa tito ko. O diba, how absurd that was. Na parang kapamilya rin daw namin ang nagpapatay sa tito ko. And I was thinking, walang maniniwala, pero alam nyo, meron. May naniniwala. No, so, sasabi nung pisang ko, anong gagawin natin? What are we going to do? No? Ia-attack ba natin? Anong umananahimik tayo? Paano natin gagawin yon? Tama ba? And political analysts, ang dami nilang, may table pa, anong gagawin? Pero inisip ko, hindi ito yung kailangan namin. May family needs. God's guidance. Kasi siya yung nakakakita ng lahat. So I was praying, Lord, anong gagawin namin? And pinakita niya doon yung isang weakness nung kalaban namin. No? And sabi ko, we have to counter that truth. We have to tell the people kung ano yung totoo. So we let them know yung mga evidence, mga facts, ano yung naging conclusion ng investigation. Lahat pinakita namin within the bounds of law kung ano lang yung pwede. No? Nag-consult kung ano yung pwede ipakita.
No, the facts, ganyan. Sa yung mga tao, ah, yung pala talaga yung totoong nangyari. And you know kung anong ginawa ng kalaban? Nag-react siya. Meron din siyang PowerPoint presentation to counter our argument. And nung nando siya sa entablado, habang nag-ano siya, habang nangangampanya siya, galit na galit siya. Alam mo yung galit na galit yung taong yun. And he was telling us na yung pamilyang yan, no, sinisira ako. Ganun talaga. No? And nung time na yun, Lord, anong gagawin namin? Nagpa-pray ako. Tapos alam niyo, pinakita sa akin ng Lord, one of the weaknesses nung taong to is pride. And what does the Bible says about pride? Pride comes before a fall. Pride leads to destruction. So I was telling my cousin, alam niyo, huwag tayong maging mayabang. Magpakumbaba pa rin tayo. Ilahad natin ano yung evidence, ano yung facts. Hayaan mo siyang magalit. Hayaan mong itago niya, i-protect niya yung reputation niya. Because pride comes before a fall. No? Direct answer ba yun? No? Nakasulat ba sa Bible ano dapat gawin kapag ganun yung ginawa ng kalaban mo sa politika? Hindi. But there are principles in the Bible that you can apply in your situation. And what did we do? No? Hindi kami yung, alam mo yun, yung binuli namin. Hindi. We have to remain humble. Yun yung sinabi ko doon sa pinsang ko. And let them, hayaan mo lang silang maging arrogant. Hayaan mo lang silang mag-threaten. Because pride comes before a fall. Amen? Wisdom. The word of God is sufficient to make us wise. Next, sufficient in matters of relationship. Yan. Diyan pa ba kayo? Puro puti kasing nakikita ko eh. Wala lang makita mukha, puro face mask na lang. Okay, sufficient in matters of relationship. Ito marami. Relationship sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa ka-church mo, sa unbeliever, sa boss mo. No? Sa mga tao sa gobyerno, nasa Bible. No, nandito po, napakaraming verses. Pero let me just zero in on these verses. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Ayan. The love chapter. Love is patient. Habang binabasa ko to, isipin niyo yung mga relationship na meron kayo, ha? Hindi yung ilusyon nyo na gusto nyo makarelasyon. No? Yung existing relationship na meron kayo. Magulang mo, no, anak mo, okay? Kaibigan mo, sawa mo. Love is patient. Grabe dito pa lang, no? Sabi ko nga, pag na-perfect mo to, perfect ka na talaga. Grabe. Talagang kukunin ka na ni Lord. Sa anak, okay na. Pasado ka. Love is patient. No? Love is kind. Mabait. Bakit ang sama ng tingin niyo sa akin? Nakita ko yung isang sama ng tingin niyo sa akin. It does not envy, hindi daw naiinggit. It does not boast, hindi nagmamayabang. It is not proud. It does not dishonor others. No, pag ba kayo nagsasagutan sa social media, tingin niyo, honorable pa ba yun? O kaya, meron kayong secret na group chat, pinag-uusapan niyo yung kapwa niyong Christian. Honorable ba yun? Does it honor others? It is not self-seeking. It is not easily angered. Yan. Alala ko dito yung nanay ko. Sabi ko sa mama ko, Mama, ba't palagi kang galit? Pero makayang mga nanay na ganun. Yay! God bless our mothers! God bless sa mga mudra natin. Yan. It keeps no record of wrongs. No? Alam mo, maraming relationship na hindi na naaayos kasi may record of wrongs. Hindi mo mapatawad. Actually, ang liit lang naman ang issue nyo eh. Kaya lang hindi kayo magkapatawaran. Yung asawa mo, di mo mapatawad. Liit lang eh. Maaayos sana, kaya lang may resentment. At the back of your mind, nandun yung listahan ng ginawang mali sa'yo. Tapos, di ba parang repeat, no? On repeat, laging nauulit. No, but it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails.
No, yung palang ayos na to eh, no? Yung palang masakit na, no? Philippians chapter 2, verse 3 to 4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. No, hindi ito pa yabangan pala when it comes to relationship. Hindi ito pataasan. No, ito, kung sinong pinaka-humble. No? Sabihin mo sa katabi mo, uy, humble ako. In humility, value others above yourselves. No, you value other people above yourself, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. Ephesians chapter 4, verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Ayan, magpatawa daw tayo. Move on na tayo. Okay? In 1 Corinthians chapter 15, verse 33, do not be misled, bad company corrupts good character. Yung iba sa atin, kailangan tayong may mga relasyon na kailangan putulin for a while. Diba? Minsan sinasabi natin, gusto ko kasi siyang iwin, gusto ko siyang madala sa church. Ang problema, ikaw yung nawiwin. Ikaw yung nawawala sa church. No, medyo step back, no, regroup. And isipin mo, ano nga bang pakay ko sa taong ito? No, bad company corrupts good character. Okay? Meron pa dito. Proverbs 17, verse 9. Whoever would foster love covers over an offense, but whoever repeats the matter separates close friends. Ayan, ito yung mga chismoso, chismosa. May kaibigan ba kayong ganyan? No? Ito yun, ito nga yung minsan nagbabalat kayo na mag-open up sa'yo. Uy, ako yung, may sasabihin ako sa'yo, mag-open up ako sa'yo. No? Sinabi na, marami na siyang sinabi about the other person. For all you know, yung kwentuhan niya, iba na rin ang tingin doon sa tao yun. Nabiktima na ba kayo nito? Nabiktima na ako nito. No? Okay naman kami ng taong yun, tapos biglang nag-message, nahingi ng forgiveness. Sa isip ko, bakit tayo ba may interaction? Tagal na nating walang interaction, bakit ka humingi sana forgiveness? Anong ginawa mo? Tapos nagkwento siya. No, ingat tayo dito, it separates close friends, it destroys relationships. Okay? Yung kamalian o kahinaan ng isang tao o yung ayaw mo doon sa isang tao, yung criticism mo doon sa isang tao, huwag mo na ipalipat-lipat sa iba. Kausapin mo yung taong involved. Are you there? Okay. Meron pa rito, husbands and wives. Nasa Ephesians chapter 5, verse 25, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up to her. No? In Ephesians 6, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Ayan. So the Bible is sufficient in matters of relationship. Next is sufficient to revive your soul. Who needs revival here? Kailangan ma-revive. Ayan. May dalawang honest dito. No, kailangan nilang ma-revive. Kasi nararamdaman mo parang nagdi-diminish ba yung affection mo for God. No, you need to be revived. Go to the Word. Psalm 119, verse 25. I lie in the dust. Revive me by your Word. Verse 28 of Psalm 119. My soul is weary with sorrow. Strengthen me according to your Word. Psalm 19, verse 7. The instructions of the Lord are perfect, reviving the soul. So if you need revival of your soul, go to the Word of God. No, hindi puro Netflix na yung ating aatupagin dito. No, not saying na huwag kayo mag-Netflix, pero hello, go to the Word of God kasi yun yung nagre-revive sa iyo. Are you there? Alam mo yung feeling na empty ka? Tapos after mo, tapos wala kang ma-feel. Tapos after reading the Word, parang unti-unti nagkakalaman ka sa loob. Unti-unti nagkakaroon ka ulit ng emosyon. Nagkakaroon ulit ng pakaramdam. Amen? And next is sufficient to live a successful life. Sufficient to live a successful life. Joshua chapter 1 verse 8, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. You know, yung definition ng success ng mundo is you have lots of money, no? You are famous, you have power, you have achievements,
and your fulfillment of one's dreams. No, some of us will be blessed by the Lord na to be rich, to be known, no, to be yun nga, ma-achieve natin yung goal natin sa buhay, to be very talented and be very good at what we do. No, some of us will be called na yun nga to lead in our nation. Pero hindi lahat. Tama ba? Hindi lahat matutupad yung mga pangarap natin. So, pag ba ganun, hindi na successful? Tapos maisip natin, paano yung missionary na namatay sa mission field? Nobody knows about that missionary. Nobody knows about that Christian, that faithful missionary. Hindi ba siya successful? Paano yun? Ang knowing, di naman talaga siya nakapagtayo ng napakalaking church. No? Nag-mission siya sa ganitong lugar. No? Ang nakita lang niyang convert ay tatatlo. Was that person a failure? Hindi, di ba? So ano yung success? To be successful is to fulfill God's will. What is the Lord telling you to do? What is the Lord telling you to do? Ano yung pinapagawa sa ng Lord? Yun gawin natin. Yun yung success. Finding the will of God. No, doing the will of God for your life. At yung will of God, hindi din naman siya yung parang bolang kristal. Lord, anong will mo para sa buhay ko? Go to the Word of God. Go to the Word of God. In your daily, in the dailiness of our lives, doon natin malalaman ang will ng Lord para sa buhay natin. Amen? Let's have that kind of mindset that success comes from the Lord and fulfilling the will of God for our lives. It means success. Successful ka, kapatid. Amen? Kahit di ka nakalala, hindi ka umaman. Pero natupad mo, ano yung pinapagawa ng Lord para sa buhay mo? Are you there? Amen ba? Amen. So those are just some of the things na yun nga, nilagay ko, how the Bible is sufficient for us in our daily life. Now, let's go. What should be our attitude and response to the scripture? But before we go, can you sit up straight? Yo, huwag mo kayo tumulog. Loy ng biyahe ko, tapos tutulogan niyo lang ako. Yan. Amen! So, this time, we will take a look at Psalm 119. Sino sa inyo, memorize nyo ang Psalm 119? Ililibre ko kayo ng Starbucks. Kahit isang taon. Memorize mo ang Psalm 119. Wala, no? Kaya malakas sa loob ko. Psalm 119 is the longest chapter in the Bible. And you know what's amazing about this psalm? This is the psalm that talks about the Word of God. No? Entirely. Almost every verse, meron ng Word of God. It's about the scripture. And ma-amaze ka. Kasi this psalm is generally attributed to David. Although wala namang nakalagay kung kaninong psalm yun. No, usually kasi may nakalagay na a psalm of David o kaya yung si Asaph, ganyan. Ito wala. But it is generally attributed to David. Tapos it's been written for a period of time. Hindi siya isang upuan lang. And this psalm is a poem. Okay? So this talks about the Word of God. And what's amazing about this is that, sabi ko nga, pag binasa nyo yung Psalm 119, pag hindi mo gusto ang word ng Lord, pag hindi mo mahal ang word ng Lord, hindi mo ito masusulat. Saan ka nakakagawa ng mga tula? Or should we say, nakaka-compose ka ng isang napakagandang sulat? Kapag yung bibigyan mo ay mahal mo. Tama? Tama? Nakakagawa ka ng isang, nagiging makata ka eh. Nakakakuha ka ng words, description, no? Description of your personal experience, of your feelings for that something or someone. Parang ganito, yung Psalm 119. Makakakita ka ng mga descriptions about the Word of God na hindi mo maiisip. This is a person who experiences, who loves, and who applies the Word of God. Alam na alam niya. No? So, dito, sa Psalm 119, makita natin yung apat na attitude o response ng writer ng itong psalm na to. Sabi ko, Lord, sana maging ganito ako.
before mo kukunin, sana maging ganito ako. No, for this, for response, the first is delight, the second is desire, the third is depend, and the fourth is do. For this, madali lang. Delight, ayan. Anong favorite niyong food? Ikaw, Amira, anong favorite mo? Sinigang. You delight in sinigang. Tama. Ikaw, Lasker. Chicken wings. Gusto niya. Mahal niya ang chicken wings. No? Sino dito you delight in coffee? Yan! Palakpakan! Yan! Appear! Okay, tapos na. Delight. Ibig sabihin, gusto mo siya. You find pleasure in it. Tama ba my joy? Kanina, inaalok ako ng kape. Ate Pao, gusto mo ng kape? Aba, oo naman. Hindi ako tumatanggi sa kape. I love coffee. I take pleasure in coffee. I enjoy coffee. Tama ba? Si Mira, pag siguro nagluto ng sinigang, si Tita Marlin, talagang itatago niya kay Milka. Baka maubos. No? Mahal niya. Gusto niya. Tama ba, Mira? You take pleasure in eating sinigang. No? So to delight in the Word of God, yung attitude na to, you are in awe. You are affected by it. You are moved by it. You enjoy it. When you open the Word, when you hear the Word, ninanam na mo. May feelings ka, hindi ka bato. Hindi ka pusong bato pagdating sa Scripture. Hindi ka pusong bato pagdating sa Bible. Ako ba pusong bato pagdating sa kape? Hindi ah. Ganon yung delight. My pleasure, my joy, my affection. And ito yung attitude ng taong to. Paano ko nasabi? Basahin natin. Lahat to galing sa Psalm 119, verse 4. I rejoice in following your statute as one rejoices in great riches. Verse 24, your statutes are my delight. They are my counselors. Verse 47, I delight in your commands because I love them. Verse 70, their hearts are callous and unfeeling, but I delight in your law. Verse 143, trouble and distress have come upon me, but your commands give me delight. Verse 174, I long for your salvation, Lord, and your law gives me delight. In verse 103, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Antamis. No? Verse 111, your statutes are my heritage forever. They are the joy of my heart. Verse 167, I obey your statutes for I love them greatly. Grabe. No? Delight. Lord, gusto ko nito. Teach me to delight in your word. Remove the familiarity. No? Remove the scales from my eyes. Remove the stone, the stony heart na hindi na namumove. Renew my affection for your word, Lord. Yun yung prayer ko. Sana yun yung prayer din ninyo. Na hindi lang tayo makikinig about Sola Scriptura, but we will learn to love the word of God. Kasi kung hindi mo mahal, hindi mo pahalagahan. Kahit na napakarami pang information sabihin natin, napakarami pang babasahin about history, the Reformation, the five solas. Kung hindi mo mahal, hindi mo pahalagahan. Kung hindi mo mahal, hindi mo babalik-balikan. Kung hindi mo na-enjoy, aantokin ka lang. Are you there? Let us delight in the Word of God. It is sweeter than honey. No, sweet to the taste. Once again, let us discover that. Yung namumove ka ng Bible, na-enjoy mo siya. Napapangiti ka pag binabasa mo siya. Nananamnam mo. Are you there? The first one is delight. Number two is desire. Most of us have strong desires for family, promotion, no children, vacation, houses, cars, good health, and many more. In this mix of longings, how strong is your desire to know and understand and keep the word? Gustuhin mo. Desire. Do you desire? This is a good desire. Desire for the word. Desire to understand the word. Alam mo, hindi ka naman uhusgahan ng Lord kung hindi mo maintindihan. Ano? Huwag ka na rin mag-pretend na naiintindihan mo lahat. Mag-ask ka, Lord, what does this mean? Anong ibig sabihin nito? Bigyan mo ka ng understanding, Lord. Ipaunawa mo sa akin.
paano? Ano pong ibig sabihin ito? Are you there? Desire for the word. In verses 71 to 72, it was good for me to be afflicted so that I may learn your decrees. No? Imagine, sabi niya, blessing pala yung affliction kasi natutunan ko yung word mo. The law from your mouth is more precious to me than thousands of pieces of silver and gold. In verse 127, because I love your commands more than gold, more than pure gold. Verse 131, I open my mouth and pant, longing for your commands. In verse 167, I obey your statutes, for I love them greatly. Grabe sinabi nitong nagsulat na to, sabi niya, I love your commands more than gold, more than pure gold. Sabi niya, no? Mas mahalaga kaysa doon sa wealth, kaysa sa riches. Higit pa sa tumama sa loto ang taong ito. Ganon niya dinidesire yung word ng Lord. Ganon kahalaga yung word ng Lord sa kanya. More than riches, more than gold. Bakit? Alam niya kasi, if he has the word of God, no? Riches may come, riches may not come, but he will still be satisfied. He will still be content. Are you there? Desire for the word. Gustuhin mo ulit, kapatid. Ngayong habong ito, huwag kang aalis nang hindi mo nagugustuhang muli. Hindi mo dinidesire muli. Hindi mo hinahanap-hanap muli ang salita ng Diyos. Desire for the word of God. Amen? Number three, depend. Depend. It is our constant awareness of our need for the word. Lagay ko dito, there are a few things we really need, and the Word of God is one of them. Ito pandemic, no? Naalala niyo yung series natin about essentials? No, oh? Hindi mo pala kailangan ng maraming kotse kasi hindi mo naman magagamit, bawal lumabas. Hindi mo kailangan ng maraming sapatos kasi nakachinelas ka lang sa bahay. No, na-trim down, ano ba yung essential? Ano yung mahalaga? No? We desire for a lot of things, but we only need a few. And one of them is the Word of God. Depend on the Word of God. Sabi sa verse 31, I hold fast to your statutes. Lord, do not let me be put to shame. Verse 43, never take your word of truth from my mouth, for I have put my hope in your law. No, doon daw siya umaasa. Doon sa law. No, doon sa salita ng Diyos. Ikaw kapatid, saan ka umaasa? Saan ka humahawak? Saan ka humuhugot ng pag-asa? Sa salita ba ng Diyos? Or something else? No? Verse 93, I will never forget your precepts, for by them you have preserved my life. Verse 105, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Nalilito ka, nadidilimin ka, go to the word of God. Depend on the word of God. No? Before you make crucial decisions, important decisions in your life, consult the word of God. Depend on it. Ano yung kung bakit? Yes, experience may give us an edge, but it's not always that way. Minsan, no, may mga sitwasyon, even in counseling sa mga tao, di ba, pag cell leader ka, tas may kinonsult sa'yo yung cellmate mo, tas maalala mo, ay, ganito din yung nangyari doon sa isang cellmate. Tama ba? Parang pareho lang ng sitwasyon. Pero alam nyo, there are times in our lives, no, kahit tayo, pareho tayo ng napagdaanan mo na yung bagay na yun, pero iba pala yung sinasabi ng Lord na dapat mong gawin. When you look at the Bible, may mga story ang ganyan. Yung mga Israelites, they have to depend on the Lord every single day for instruction. Kasi sasabihin ng Lord, oh, i-attack mo. Tapos, doon sa susunod na city, huwag mong i-attack. Wala kayong gagawin. Eh, paano kung nagde-depend ka palagi doon sa past experience mo, doon sa knowledge mo? Hindi ka na nag-consult sa salita ng Diyos kasi iniisip mo, alam ko na kung para to gagawin. Napagdaanan ko na to. Pero hindi pala ganun. No, that's why we need to depend on the Word of God. Anong ibig sabihin ng dependence? Every single day, every situation in your life, you consult the Word of God. You ask for instructions kasi baka iba na yung sinasabi niya. Nung nakaraan, ang sabi niya, go. Pero ngayon pala, stop. Eh, subugod ka. Eh, patay tayo dyan. Dependence on the Word of God. You can't live without it. Yun ang ibig sabihin ng dependence. Talaga, hindi pwedeng wala yung bagay na yun. I have a fun experience kanina. No?
nung bumabiyahe ako from Quezon, dumaan ako sa SLEX. Tapos, tumigil ako doon sa isang gasolinahan. Kasi nagutom ako, kumain ako almusal. Eh, hindi ako sanay kumain ng almusal na heavy. In short, sumakin yung chunk ko. In short, na-CR ako. Pumunta ako doon sa CR. Doon sa limang cubicle na open, na pwedeng gamitin, doon ako sa isa pumasok. Tapos yung iba na motorist, dumating din, pumasok doon sa ibang cubicle. Di, okay na. Nagme-meditate ako habang nasa trono. Ay, iniisip ko, ikukwento ko to eh. Pero maganda to illustration eh. Kasi iniisip ko yung preaching ko. Kasi kinakabahan ako pag magpipreach. Lord, paano ba tong preaching na to? Tapos in the middle of my meditation, the middle of my reflection, sabi nung katabing cubicle, walang flush, walang tubig. Sabi nung isang cubicle na katabi, wala rin tubig dito. Tapos doon sa kabila, wala rin tubig, wala rin flush. Tapos yung isa, ganun din. Sabi nung isa, walang flush, walang tubig. Tapos ako, patay. Walang tubig. Napa-CR ako. Alam niyo at that time, hindi ko na naisip yung preaching. Iba yung pinag-pray ko, Lord, tubig. Lord, kailangan may tubig. Hindi ako makakalabas ng walang tubig. Pag hindi ako nakarating ng service, pag na-late ako, walang magpipreach, walang backup. Kailangan kong makarating. Kailangan ko ng tubig. No? Naiba eh. Naiba yung prayer ko. Hindi na yung Lord bless the people. Hindi. Tubig. Doon nakatipende ang Sunday service natin. Hindi nyo ba alam? Doon sa tubig. And fortunately, nagpipray talaga ako. Seryoso, hindi po to gawang kwento. Kasi kung hindi ako makakarating on time, walang magpipreach. Lagot kayo. Lagot tayo. Walang backup. So, kailangan ko makarating. Kailangan may tubig. And then, nung plinash ko, praise God, may lumabas na tubig. It was the only cubicle na may tubig. So, ikaw, oh, praise the Lord. Breakthrough! No? Praise God. Depend. Ganun daw yung picture ng depend. You're desperate. Hindi pwedeng wala. Sa buhay mo, hindi ba pwedeng wala ang word? O okay lang sa'yo na wala? Can you go on with your life without the word of God? Or can you not go on with your life kung wala ang salita ng Diyos? Depend on the word. It's as if you cannot live without the word of God. And the last thing is do. The last thing is do. This is where the rubber meets the road. This is the leveling field. Kadalasan dito tayo nagkakatalo sa application. Do the word. Yung difference ng isang foolish at isang wise builder. The wise builder is the one who hears and does the word of God. No, do. Are we going to put the word into practice or not? Itong writer na to nung Psalm, hindi lang siya nagdi-delight, hindi lang niya mahal, hindi lang niya gusto, hindi lang siya nag-enjoy sa word ng Lord, hindi lang niya dini-desire, hindi lang siya nagde-depend, ginagawa niya. That person is a doer of the word. In verse 8, sabi niya, I will obey your decrees. Do not utterly forsake me. Verse 14, I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches. I rejoice. Masaya siyang sumusunod siya. Hindi masama ang loob niya na sumusunod siya. Nung malaman niya kung anong dapat niyang gawin, masaya siya. Parang praise God, alam ko yung gagawin ko. Hindi masama ang loob niya. No, hindi siya nagtatampo. Kahit na it is against his will, his desire. Kasi mas nangangingibabaw sa kanya yung pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya masaya siya. Sabi niya sa verse 44, I will always obey your law forever and ever. Amen. No, my forever. No, from now until eternity or until Christ comes again. No, susunod tayo sa salita ng Diyos. Verse 6 to 7, before I was afflicted, I went astray, but now I obey your word. Dati naligaw siya.
Pero ngayon sabi niya, susunod na ako sa salita ng Diyos. Sa mga kaya ng pakaramdam na naliligaw ka? Tama ba? Verse 80, may I wholeheartedly follow your decrees that I may not be put to shame. Verse 167, I obey your statutes for I love them greatly. And verse 60, I will hasten and not delay to obey your commands. No, I will hasten. Ibig sabihin, hindi niya ipagpapabukas. May sinasabi sa iyo ang Lord ngayon. Sabi niya, do it now. Huwag mo ipagpabukas. Yun yung problema minsan eh. Alam na natin kung anong gagawin. Ang problema, dinidelay natin. Ipinasasantabi natin. Iniisip natin, when things are convenient o mas okay, saka mo siya susundin. O kaya, Lord, bukas na lang. Pero sabi dito, no, writer, I will hasten. Magmamadali ako. And not delay to obey your commands. Susundin ko kaagad. Kaagad. No, may urgency. Ganun pala yun. No, yung taong nagmamahal sa word ng Lord, yung taong nagdi-delight, yung taong nagdi-desire, nag-o-obey din siya right away. No? Delayed obedience is disobedience. No? Be a doer of the word. Practice the word of God. Alam ko may sinasabi sa inyo si Lord ngayon eh. No? Huwag mo ipagpabukas. Huwag mo isang tabi. No? Do it now. Do it right now. O mamaya, pagkatapos ng service, may sinasabi, sundin mo agad kahit na gano'ng kaliit yan. Sundin mo. Doon tayo napapractice. Doon tayo gumagaling sa pagsunod. Doon tayo nagiging wise. Doon nakikita natin yung, naiintindihan natin yung Sola Scriptura. The Bible has the last word, the final say in your life. Walang ifs, walang buts. Do it. Amen? And lastly, I will end with this story. Sabi dito, four ministers were discussing the pros and cons of the various Bible translations and paraphrases. Eventually, each stated which version he thought was the best. The first minister said he used the King James because the Old English is beautiful and produces the most reverent picture of the Holy Scripture. Gusto niya ang King James. Ako ayoko. Ang hirap basahin. The second said he preferred the New American Standard because he felt it comes nearer to the original Greek and Hebrew text. The third minister said his favorite was the Living Bible because his congregation was young and it related to them in a practical way. All three men waited while the fourth minister sat silently. Finally, he said, I guess when it comes to the translations and paraphrase editions of the Bible, I like my dad's translation best. He put the Word of God into practice every day. It was the most convincing translation I have ever seen. The most convincing translation is our life. Is your life the best translation of the Bible that others will read? Sabi nga, your life may be the only Bible that others will read. Yung buhay mo mismo. Kakikitaan ba yan? Na totoo ang Biblia? Is your life the best translation of the Bible? Does our life exhibits, yun nga, submission to the authority of the Word of God? Does our life affirms that we believe in the sufficiency of the Scripture, that the Bible is enough? It is the best translation, our life. Let us delight, let us desire, let us depend, and let us do the Word of God. Let's pray. Can I ask you to stand? Right now, I just have your time with God. I believe that may sinasabi sa'yo si Lord through this word. God is convicting you of something. Maybe God is
doing a restoration, a revival in your life. Reviving your love for the Word. Maybe God is pointing out some things in your life that needs to be aligned with the Scriptures. Or maybe there are relationships in your life that you just need to follow what the Scripture says. Have your time with God right now. I'll give you some time. No. Let us allow the Holy Spirit to just minister to each one of us. All of us. If you need to repent, ask forgiveness from the Lord, just do it. No. Lord, we come to you this afternoon, Lord. All of us, O God, we humble ourselves before you. First of all, Lord, we ask forgiveness, Lord, for negligence of your word, for the many times that we disregard your word. For the many times that we did not revere your word or treasure your word as we should. Lord, forgive us for having a low view of the Scriptures, for our familiarity, Lord God. And Lord, this afternoon we pray, Lord, revive our affection, revive our love for your word. Take away the scales from our eyes that keep us from seeing the beauty of your word, the power of your word, the authority of your word, the completeness, the sufficiency of your word. Above all, O God, Lord, align our lives with your word, Lord God. In the name of Jesus, teach us to obey your word. Grant us the grace to obey your word. There are times, Lord, that we do not know how to apply your word. We do not know how to navigate life using your word. And Lord, kami po ay nagpapakumbaba at kami po ay nananalangin ngayong hapong ito. Turuan mo kami, Lord. Turuan mo kami, Panginoon. Teach us to navigate life in times of trial, in times of success, in all our relationships, in every area of our life. Teach us to use your word, to apply your word. In the name of Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, we also go back to the word, O God. We acknowledge that it is the supreme authority in our church and over our lives, Lord God. In the name of Jesus. Thank you, Father. Continue to change us and transform us with your word, Lord. We glorify you. We give you glory. We praise you for your word, Lord God. Your word is powerful. Your word is beautiful, Lord God. In Jesus' name. Let's worship God.
you, Lord. We give you all glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Come on, let's give God a clap of praise. Praise God. Hallelujah. And before you go, if you want to give your offering, you can give online. Those who are joining us online, you can deposit it on in our Destiny Bank accounts. And also, you may give your offering on the samba, do sa mga tight boxes along the aisle. God bless everyone. Have a blessed week ahead of you. Thank you so much, Destiny, for coming to our Sunday service. By the way, if we have any first-time guest or kung may kasama po kayo na first-time nila today sa ating Sunday service, please samahan po natin sila sa ating welcome center at the back so that we can meet with them, pray with them, and get to know them. So again, if you are with someone who is their first time po, samahan po natin sila sa ating welcome center. Also, if meron po kayo or may kakilala kayo or kayo mismo ay hindi pa parte ng isang life group. What are life group? Life groups are small groups that meets once a week, whether it be online or face-to-face. Nag-meet po kami once a week to, you know, to encourage one another, to grow in faith, and to grow our knowledge of the Word. So if you want to be a part of the life group or wala kang idea but you're interested in joining one, pwede rin po kayong pumunta sa ating welcome center sa likod. Tell them that you want to be part of a life group. Our leaders and leaders of the church are waiting for us to meet with you and pray with you. That's it for this Sunday, Destiny. Thank you so much for coming to our Sunday service. It's been an awesome Sunday. See you again next week. Blessings.